Muna atong siguroon, sources. Dagdag binyo, wala gid taon makulik siyang panginabuhi, kaya panginabuhi niya ng binyo, nagsalig na dugangan, nagsalig na pinikanan, nagdugang ng problema, silipag anak-anak, nagdugang ng kaguol o kakonsimisyon sa ilang isaligan. It is wrong that you are what we call connected in terms of your survival sa imong ugangan o ginikanan if you are already a married couple, gawas o naagay emergency or else naagay makita na itong paginaklan na dilit kalikayan. What is best is if you are united or connected to the sources alang sa imong survival. Usanis requisites. This is one of the requisites before ka mahimong co-creators. Kana bang magmugna kag tao ba? Kinahanglan nga konektado kag trabaho na maoy mo sustain sa imong panginabuhi. Ayoban, kay wak may panginabuhi, wak may trabaho, wak kong mag-adistibita. Pero this is just a reminder. As what I have said, requisites gani. Mga preparations dapat before entering to the job of God, to the work of God, being the co-creators. Kaya ordinary yun yung kami yun. Isang sayo na ni Subat. Trabaho, limo trabaho, sino? Imong gi-apply yan. Nakuha ninyo? Ha? Tanawa ninyo, ang pagka magtiayon trabaho na sa Ginoo, ang pagka magagama. Oh, before ang Diyos nagama, nag-iusa una sila. They are connected to each other. They are united in love. They are what they call united in one divine substance, being God. Mauna ang status, disposition sa man, anak, susanto, before they created the universe. And supposed to be, kay trabaho man ay sa Diyos ang atong gaplayan, mga minyo, dapat di lang kay konektado ta sa laki babae through what they call a matrimony, ang kaslong ka. No. Don't put a limit na diharap. Kinamlan, united kung connected data sa sources, asa ka kasurvive, mabuhi. Usanis mga requisites, usanis mga requirements, usanis mga preparations na dapat i-consider sa mga gustong musul kung kami yun. You got my point? Ha? Kinamlan, united ka sa imong sources, pag nabuhi ba, laki babae, before mo mabinyo, kahit na ba kung gusto ginoon inyong applyan? Ya, huwag mo'y panginabuhi sa mga tao ng imong i-applyan nga kami noon, tabaw na sa Ginoo, kanya ang requirements sa Ginoo before sa nagama, they were united first. They were connected to each other. Oh, dapat, before they come usod sa tabaw sa Ginoo, tumana sa ning requirements. Kausas requirements, requisites, kining attached ka, konektado ka, united ka sa imong tabaw. Kanang imong sustenance ba? Kanang imong sources ba? Araw makasurvive ka. Oh, another is, kinahanglan, nga ang lalaki o babae is united sa ilang kagalingong ginikanan before sila mag-apply sa gitawag nato o trabaho sa Ginoo. Trabaho mas Ginoo ng pagpanggama. Kining kami niyo is the image of God na nakuha ninyo ang point. Ha? Siguro lablaw din akong isutan pero hopefully nasabda ninyo ang akong point. Nga naman, tungod kay daghan kaayong mga nagminyo na lalaki na wala tagai o gitawag ito consent o permiso sa ilang ginikanan, this person is not united or connected to his parents. Why consent? Why support? Why blessing? Ang result, ang anak na why blessing sa ginikanan sa iyang kaminyoon, sa iyang pagpang-apply sa trabaho sa Ginoo, sa pagka-co-creators, matinunglo ang maong anak. Maunang daghang mga nagminyo o nagkamulisod, nagkalisod-lisod. Why? Because they were not connected to their parents when they applied to the job of God, being what they call co-creators. In reverse, ang babae, before magminyo, kinanglan connected siya sa iyang ginikanan, na i-consent,
na ay advices, mga requisites, bisan sa balaod sa yuta. Sa family and relations na isbutanan sa atong mga balaod, sa atong konstitusyon, anaanin parental guidance, advices, counsel, na ang blessing from the parents, na isugod sila. Be sure na ikaw babae, nakakuha ka ani before ka nagbinyo, ano, aron na mapanalanginan ka sa imong gilikanan. You must be connected first to your parents, husband and wife, or man and woman, who are candidates for what we call marriage life. Kandidato ba? Mga fiancé ba? Mga engaged na may proposal ka mo. Be sure na before mo magbinyo, ang mura po ko din na parin, no? Nanambang ninyo mga kanong kaslon. Tambang na ako ba? Be sure na kamo mga babae na gusto magminyo, mga lalaking gusto magminyo, pagpang-apply mo na sa trabaho, ginawa, pagkakupitos, be sure na konektado mo sa inyong isig kaginikanan, kinanglang na ay panalangin na inyong madawat sa inyong kaminyoon, dili kay magbibildi mo sa inyong testang sa kaginikanan, kay gusto mo magminyo. Usanis mga requisites, usanis mga requirements, you must be connected, united, and attached to your experience sa inyong matag ginikanan. Not only to assertive sources, jobs, dapat konektado mo. Kamong lalaking babae, kinanglan konektado mo sa inyong trabaho. Aron kini kabinyo ninyo, mabuhi ninyo inyong pamilya. Usanas requirements. Another requirements, kinanglan attach mo sa inyong isig kaginikanan before applying into the jobs na gusto niyong sundan ang pagka magagama. Kaya ba mo ang pagka magbubuhat, ang pagka magtihayong, that is a responsibility. That is a job. Di na duwa-duwa, di na binuang, trabaho na! And that is a forever job, forever responsibility, ang pagka co-creators sa Ginoo. Muna atong timanan. Sa ito pa, dagkanday batayonon, pagmusod, kagkaminyoon, di lang di ay customers pari kung saan mo mahimong magagama, kanang union in matrimony, kung dili kinanglang united po mo sa inyong mga trabaho, inyong negosyo, kanang sources. Panginabuhin nyo ba? Kanang connected mo, anak. Kanya, both of you, mga lalaki babae na gusto magbinyo, kinanglang na connected mo sa si kabinikanan ninyo na naagay panalangin, naagay support, na moral support ang ihatag sa kinikanan. Parang di mo matinunglo. Kaya hindi po to ugilikanan, Siraktris 1-16, matinunglo ang anak. Maunang daghang mga magtiayon, magkaroon nagkamulisod, nagkamulitsik ang kinabuhi, probably, tungod kay walay consent, walay panalangin, walay blessing, walay moral support na nadawat ng lalaking babae from their respective parents. You got my point? Then, another is, be sure, ikaw, binalay, doon na kay unity, connection, and attachment sa imong ugangan, imong parents-in-law. Kay dagdaan karong mga binalay na kontra ang ginikanan sa iyang bana. May mga limon, ang mga nagtanaw, kaklaro na ninyo. Ay, mga binalay, binasi, kontra ang ugangan. Kunya, remember, na pag magtiayo na mo, di na mo duha ko sana, ang ginikanan sa imong bana, imo na pong ginikanan. In reverse, ang ginikanan sa imong asawa, imo na pong ginikanan. Pero, binadri versus parents-in-law, dagan. Di ba? Masamong versus parents-in-law, para nabahanan kong tanak. Be sure, binalay, that you are united to your second parents. Dili ka ng mga ninugidang ang second parents na akong dimension din. But, ikatawang ginikanan ninyo ang inyong ugangan. Inyo na po silang ginikanan ang inyong ugangan. Be sure that you are united to them. Mga binalay, or else, mga masamong, be sure that you are united sa inyong mga ugangan. Is it right? Kay daghan karon ng mga masamong kuntas ilang ugangan. Dagan karong binalay, kuntas lang ugangan.
Mo nang before mo magminyo bisyor na suod na nimo nang imong ugananon. Both woman and man, if you are listening right now, bisyor. Ngano? Kay kun kontrary mo imong ugangan, di ya kung ka mapagpala, di ya kung ka mo prosper sa imong kaminyuon, matinunglog ya kung ka. Maulay tinuod. Believe me. Daghang kang bantayunon before entering into the works of God, being the co-creators of this earth, sa pagka magagama, sa pagka magbubuhat, kay trabaho na sa Ginoo. Be sure that you are united first to your sources, to your businesses, to your jobs. Be sure that you are united to your parents, both of you, woman and man. Be sure that you are united sa inyong ugangalon, both woman and man. Be sure na makasabi mo that you'll be united by the virtue of sacrament of matrimony. Mauni ang angay nato nga bantayan. Mauni ang usas atong tanawon. Di apa? Be sure na kamong nalaking babae, you are united because of love. Kay tingali ba ya ikaw nalaki, nag-meet niyo kanining babae kaya kahit personal interest. Ninyo anak ko niya kay insured na kuha niya. Maestra niya. Nari trabaho, hindi ko na-rise ko dito. Niya, imong kating-kating ba? Ipamakaan na ba? Daghan nga ni kaso, daghan ko mga higala nga, ingan ni kaso. Bisagway gugma na. Okay, grigo lang na. Oh. At ikatika lang yung tao ng mga lasbod ka ba? Mga itara ng mga naas gobyerno ka na. Makita na itong stigmo ng pakinabuhi ba? Na ako yung mga barkada yung anak. Yung ko ba eh? Niya, yung mong kasing-kasing ba? Sigurado ka? Ah, tudlo ang dago ni kasing-kasing ba? Matudlo ang raman si Ronit. Pagdagas mga tuwi, gaminyos na, kagubot, kaguliyang, kabuwag, na! Na ako'y higala, this is a true to life story. Alis siya. Na ako'y mga ikarekomendar rin maong reality. Nga naman, tungod kay misuls kami niyoon, not because they are united of what we could love, but because of personal interest, ang laki na interest kay armas kasumbay, mabuhit siya, walang naghahan kayong mga laki rin ipangbuhis mga asawa. With respect, tungod man na personal interest, gawa sa mga laki in this ipod, pero normal mo, niya, ipod pa mo, niya, nagsalig mo sa iyong mga asawa. Pagangil, ano na, bakit masuko mo na, pero ngil, at na, gawas kung na kami katarungan o grason, nanong hindi mo kapanarbaho, pero na yung mga makita itong mga magtiayon, na ang asawa mo ay grabing kayod na, grabing paninabuhi, mo lagi na demon, be proud, you are a wife because your husband depends on you. Pero nang po yung ano, no, na ang bana magsalig sa ilang mga asawa tungod sa rason, pero huwag rin rason, yun anak. Is it right? Am I right? So ato makita, na naaday mga laki na nagbinyo sa babae, not because they are united of what he could love, but because of his personal reasons. Naitrabaho niya, pagkaag kaliwat, naikabtangan, pagmamatay girikanan, may magkapanunod, ya, gugma, wala. Personal interest ka niya, personal reasons, nakaginan eh. Ha? Nakapundar na, nanibalay ang babae, nanibusiyo, ha? Anay panginabuhi, muna minyong analang, bisagway gibati, pagdagas mga tuig, napurdo yung babae, reject na, gitulubtuluba na, yalikda na, ha? Giabandonar na, dagan tamari sa pisina, brother, ilag-ilag pa, ha? Dagan, napit problema, yun sa'y problema ni mo, akong bahan na lagi, ha? Huwag yung mga versus mga kasawa. Majority of the women who came to my office, maugay kasagara nilang problema. Bana, kumo nilang words or wordings sa ilang mga problema isumpong sa kuwa. Bana. Mga bana, huwag naminaw mo, ano kang inyong mga asawa, kamo may problema? Ha? Kita mang mga bana mo ay problema? Oh?
ang handlog ng ako asawa, may mali sa pisina, maglakila ako, kaya problema sa siyang bana, sa iyang likatuba. Kung sa handlog, mauna siya ang tinood. Nadagan kayo mga asawa, mga babae, mali sa pisina, magpatambag, magpagkawisirin, kaya ila ko ng problema, ila ko ng mga bana. Nano? Kaya probably, before mo nagminyo, mga asawa, huwag mo kabantay, na kanang inyong mga bana ron, na personal ninyo na, ha? Dipakaslan mo kay naamoy kwarta, dipakaslan mo kay naasay pabor di pangayo, dipakaslan mo kay kapit patalin, kay matumpas Tagalog, ha? Tagalog, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit, di ba? Tigmo na or siis, sa labi kain, di ba? Tayo pa rin hana ng mga instances, they are not united of what they could love, but because of personal interest sa laki na dosbadi, wala laki ninyo, it is wrong. Na ibang laki naging minyo kay 60. Pag kausap sa dagway sa bate, iburo ka, nahimo ng kukakuna bate, dili battle kundi inkan. Street na kayo, may jumbo na. G-civil, G-skilo ang bilbil. Nausob ang pananaos ba na? Nga no, kay personal interest yapon ang iyang pakibinyo sa iyang giminyo ang asawa. Mauli mga rason nga nung nagkaguliyak ang atong katilibator in terms of marriage life sa daghang mga tao. Tungod kitawa pa na sila magminyo, probably kanang laki na personal na. Personal interest ang rason sa pagminyo. Personal reasons ang iyang tuyong tubong. Personal necessities of satisfaction ang tuyo anang lalaki sa iyang asawa. Kaya gininyoan kay 60, pagkawa 60, impas ang asawa. Gininyoan kay guwapa, niya mahurot mga nipos mga asawa, labi na sa mga asawa, huwag na magtagad silang kawalingong labas. Ha? Nibuwag ang bana kay nilala na magtanaw sa ilang mga asawa. Murang ka mo mga asawa, kung 60 mo sa una, pa 60 pa mo hantod karami sa ninyo ka mo, saan mo kumaligo ng mga birthday? Diyan si 60 sa una. Maligo na ako mo buwanon. Ano na yung mga rason, anong mga bana, mutipas, uglaing silingan, mutipas, uglaing mga dapit, nga naman. Tungod kay probably kining bana, naging minyo ni siyang asawa because of personal grounds, personal reasons, personal interest. Nakuha ninyo ang point? It must be love ang nag-iusan ninyo before mo magminyo. Apply kumog trabaho sa Ginoo. Pagka ko creators, unya, diligugma nag-iusan ninyo. Then wa, mugapasar sa requirements. Pero dagang nag-iminyo, bisagwa ng requirements sa panag-iusan because of love. Kaya ang naaglaki interest, personal. In contrary, na ako'y mga babae na nag-iminyo kay, ano, posible pariner, posible iguang abiyudong kwataan, o posible na ay trabaho ang laki, na mga base mo patol, niya ko na, nengo pa, tunluan na nengo man ako, brother and sister, tunluan na ako na. Personal gihapon niya rason. Personal gihapon na interest mo ay rason sa babae na nang nagpakasal sa laki. Bisag mo ay gugma. Pero on sa requirements before mo mo inter sa trabaho sa Ginoo, sa pagkakukritos, there must be unity of what could love between the woman and the man. Without this, ayaw pa ninyo, ayaw mo ka-apply, trabaho, Ginoo. Kaya huwag mo ka-pasa requirements. Ang huwag mo ka-pasa. Bitaw, I am very serious of what I am talking to them. May mga asawa na ang ilang pakipakasal, pakibinyo, because of money, because of wealth of the husband, pagka-purdoy, pagka-hurot, pagka iguwa na silang kabikas na konsumisyon ng asawa, nitipas o blind, nakibuwag, nakidivorce, nakikanol. Oh, kalimayan yung Banginoon, nag-iskot pa yung divorce. Ano na may divorce? Tungod kay kini mga tawhana, before ni sila may inter sa trabaho sa Ginoo, sa pagkakukreators, posible, kini mga requisites, requirements na akong isutan, wala nila ni na-apply, wala nila ni makita, wala nila ni kuwi. Wala nila ni di-acquire sa ilang kami niyong. Wala. Mo na nag-divorce, dunay, naitabo annulment, dunay separation. Ha?
kay wak ni kapasar sa pagpang-apply sa ilang trabaho pagkakukreitos ginokur ilang gilindan ba ilang itabunan ang mga requisites o requirements before entering into the works of God, being the co-creators of God. Nanglusot sila, minyo sila, pero they are not united of what he could love between the man and a woman. Kung kuyin mo sa akong presentation, di mo nawag mo niya, mo interact mo, ha? Kuyin mo sa akong gingon, umisupak mo, pwede po, imo ng katumot, ako kang respetuan, pero malipay ko mo interact mo, ex mo, tawag mo, may mo braderetsa. May mo braderetsa, sayok yun ka. Hindi, ganun sayok man. E naigo ka. Ha? Lalaki, iminyo kasi mong asawa. Not because of love, but because of your personal interest. Ikaw, asawa, nagminyo kasi mong bana, not because of love, but because of your personal interest. Mao ba na requirement sa kaminyo? Dili. Dapat, you are united first. Before entering into the jobs of God, being the co-creators, dapat nagtaygugmaay mo before mo nagpakasal. Uban po, kasal sa way gugma, kaya na ay di apas, kwarta, negosyo, stable ng kabaos, laki, nanay, panginabuhi. Oh. Pero way gugma, ha? Way gugma, magkangilan ng kaminyo na. Remember this? Kontinig mga requisites o requirements inyo ning i-apply. Kamong mga kaminyo una, pamina mo, it must be na nagkikugmaay mo, lalaki po ba? It must be suod mo or connected mo, united mo sa inyong isig kaugangan. It must be na connected, united mo sa inyong isig kaginikanan para naamoy pa na namin. It must be na kung magminyo with mo, magkasal with mo, it must be na sigurado mong naamoy panginabuhi pag mabinyo mo. Kung kining tanang requisites o requirements are present, niining kaminyo ko, nagbalikad na, ha? Niining, grabe ng kado sa ilang gitawag o desire sa pagigminyo, ha? Kaya pakaslan ko ng simbahan. Pag live na, pag ipo na, bisa ko sa kasimbahan, bisa kapilya ng damay, huwag ka pakasan. Dagan. Ha? Manaan. Sugta ko na eh. Kaya kung sugton ko nimo, pakas lang takasal ang simbahan. Bisag kapilya na lang, wah, magaling kapakasal. Simbahan na bang dako, magaling kapakasal sa kapilya sitio. Is it right? Maunang kamong mga kaminyo una, be sure, na kining mga requirements na akong ipangisutan are present before mo musuod sa trabaho sa pagkakukreators ginoo. Kay dili na ordinaryo ang trabaho sa pagkakukreators ginoo. Dili ordinaryo. Mori ang ito yung duman. Kaya ano? Pag wak magaling mga requirements, requisites sa kaminyo on, na akong ipangisutan, ang ending divorce, ang ending legal separation, ang ending, unsa man, annulment, kay, nga no, wak na magkasinapot. Liban mo, ako na ang ako'y sing-sing, basta uyag pa gani. Kung sabi na, girlfriend ring. Pag kami nyo na gali, tagaan na kang engagement ring. Pag gusto lang kami nyo, tagaan na yung proposal ring. Nya, sa aral na yun, day, timan ni, nga kung ako'y imong pakaslan, makakita kang mga bituos kalangitan. Ingali mo po ka doon kit o digibert sa inyong pagpanguyam sa inyong mga asawa. Maali mo, bituon, kabutos langit. Kita ko ng karbituon. Baga sumutun lang siya. Oh, grabing saan? Grabing bulatik sa ilang mga dipaminyuan. Paguman o proposal ring, kasal dayon, ha? Kasal dayon. Taram-taram sa may tunuan ng kasal. Oh, kasal dayon, desiba. Dawat dayon o wedding ring. Pagpuyo nila, kay what man itong mga requirements? Ah, di man present ang requirements na akong ipangisutan pag ako itong 2 years kami nyo. O sila, tiring-tiring, ha? Tiring-tiring, ring-ring ba? Tiring-tiring na. O niya, pag ako itong 3 years, nag-suffering, ha? Ang ilang sing-sing, suffering na. O, suffering na. Kadugayan, after 4 years,
Ang ilang kaminyo na himo na usa gubot rin. Gubot. Perteng gubota ang ilang kaminyo on. Pag ikalimang tuig, pinakanindot kaayo nga rin. Boxing ring, isumbag sa bana ang asawa, natuman ang saan, magtagaan kang bituon, kaya ang asawa, nakakitag mga bituon, kaya naigus, kumo sa laki, naisog na sa asawa, pero tawanan mga alis gawas. Ako, suyaan yung kanyang mga bana, maulat ang asawa. Ha? Pinakasuya, ginamuna. Ano ba mga asawa may inyong pamungkan kung isog mo, nas gawas, tagang isog, asawa ko na tao ninyo, labos bago pa, pinanggan ninyo, karon talikuran nyo, siksikaan ninyo, isuntuhon na ninyo, mugal-mugalan na ninyo, nausam po yung mga bana. Ha? Mula tigredagan ninyo, labos bago pa, buhutan, pero ganyan, marama na, o, oh, nag-boxing ng asawa, di ulata na, di ba? Kaya mga instansisya ganyan eh, nagamusumbong ka din. Ganun man, likulata ko sa kumbang. O Diyos, kuning ba na ang isog ng mga asawa? Di ba? After boxing ring, ang metabox kami niyon. After boxing ring, tumiring. Sinaturiring na sila. Ha? Pag umagturiring, mo ni last na hitabo, ano kayo divorce? Nag-iring-iring. O nang nag-divorce, kinig-iring-iring man. Nag-divorce, nag-legal separation, nag-annulment. Mauna na itabo ron. Ano? Tungod kay before sila i-apply sa trabaho sa pagka-creators na trabaho mo ng Ginoo, dili man sa iyon na trabaho ang mga requirements, requisites, dili man presente, wala man. Wala man diha. Absent man. Kailahit man ang interes sa laki babae na nung nag-binyo sila. You know what? Today, di pwedeng dumanta. Before ang Ginoo gagamas kalibutan, grabe ng bugaya ilang panag-iusa. The union of the Father, the Son, and the Spirit, there were already, prior to the creation of this earth. Ha? Diha na. So, before sila nanggama, grabe ang ilang banding, grabe ang ilang unity, grabe ilang union, grabe ilang panag-iusa. Manang before mo apply sa trabaho sa pagkamagagama, meaning, kinabuhis ninyo, dapat kinin mga requirements present ni. Ha? Present. Kinanglangnaan eh. The requisites must be present. Oh. Mauni ang dapat atong hunaw-naon. Ha? Mga requisites. Elements. Mauni ang pinag-isip term. Elements. Before entering into a marriage life, be sure that all these elements are present before mo apply sa trabaho sa pagka co-creator sa Ginoo. Mauri ang amin itong lumdumat, kahit kung wak magalit ni, divorce ang endings kami niyoon, legal separation ang endings kami niyoon, kabulian ang endings kami niyoon. May I ask all of you, viewers and listeners right now, kumusta ang inyong kami niyoon? Kumusta ang inyong pagkamagtiayon? Kumusta ang inyong pamilya? Kumusta ang inyong pamuyo? Kumusta ang inyong kinabuhi? Kumusta ang inyong relasyon, banag, asawa, ngadto sa inyong anak? Kumusta mga binalay ngadto sa iyong ugangan? Mga masamong versus ugangan, kumusta? Kumusta mo mga magtiayon sa inyong mga trabaho, negosyo? Kumusta mo sa inyong isig kaginikanan? Kumusta ang inyong kasing-kasing banag asawa karon? Kumusta ang inyong pagka-co-creators, Ginoo? Ako, nangamusta na ninyo. Kumusta mo? Nangamusta na ko ninyo? Kay what is basic unit in the society is family. Believe me, ang giatake siya waron, wala rin ang pamilya. Ang pirming girumbos, yawa ron ang mga magtiayon, ang pamilya. Labi na
kung nakita sa yawa na kining mga elements before entering into a marriage life are not there, are not present, wala. Mao na italisakya si yawa. Pagkalaw si yawa, uy, wala man yung mga elements na isutan ni Brother Edsel, wala man yung natok nakita, ah, kini, dali na ni. Mao na ang daga magtiayon ro, nagsumbagay, daga magtiayon ro, nagkagidlay, daga magtiayon, nagbugno, daga magtiayon, nagkaguliyang, daga magtiayon, nagkagubot, daga magtiayon ro, nga nabungkag ang ilang pamuyo.